Ipinarinig ni Senator Risa Ontiveros ang mga audio recording ng mga pagbabanta sa buhay ng pamilya ni Percy Lapid mula sa isang hindi nagpakilalang caller. Idinawit din ng caller sa pagpatay sa broadcaster ang suspendidong Bucor Chief na si Gerald Bantag. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Ano yung pangalan niyo, sir? Hindi na kailangan sabihin mo sa kay Roy Mabasa na ibang buhay niya. Pati ang buhay ni Mark Mabasa. Bahagi yan ng audio recording sa pagbabanta sa buhay ng pamilya ng pinatay na broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilalang Percy Lapid. Tumawag ang hindi nagpakilalang lalaki sa isang anak ni Lapid at sinabing nanganganib ang buhay ng kapatid ng broadcaster na si Roy Mabasa at isa pang anak ni Percy na si Mark. Ibinigay ng pamilya Mabasa ang recording kay Senator Risa Ontiveros nang bisitahin sila ng senadora noong Lunes at pumayag na isa publiko ito. Pati ang anak ni Percy na si Mark ay nangangamba na dahil pinangalanan na rin siya ng anonymous caller na ito na walang humpay sa pamimilit at pananakot. Matatanda ang nabanggit ni Roy Mabasa sa News 5 na may nakausap siyang isang inmate umano sa Bilibid na nanghihingi ng 1,000,000 piso kapalit ng umano'y impormasyon sa mga pumatay sa kanyang kapatid. Bukod sa mga pagbabanta, diretsa ang idinawit ng anonymous caller si suspended Bucor Chief Gerald Bantag sa pagpatay kay Lapid. Involved si General Bantag sa pagkamatay nito si Lapid, kasali si General Bantag. Sir, nakakatakot naman yung sinasabi niyo. Isipin mo si Percy bakit namatay? Dahil hindi tayo naniwala. Ngayon si Roy na naman. Ayaw naman maniwala ni Roy sa akin. Maliit talaga lang hitingi ko kay Roy para lang i-send ko sa kanya ang audio voice ni General Bantag at saka ni General Portal, Major Portal isa na isang inmate din dito sa Maximum at saka kay yung artista dito niya na kulong. Basta sabihin mo kay Roy, mag-chat sa akin ngayon. Ibibigay ni Senator Ontiveros sa NBI at PNP ang mga audio recording para makatulong sa pagtugis sa nagbabanta sa pamilya Mabasa. Posible rin daw magkaroon ng pagdinig sa Senado kaugnay sa kaso ni Lapid. Sinusubukan pa nating kunan ng pahayag si Bantag sa pagkakadawit sa kanya sa audio recording na yan. Pero sa panayam niya sa DZRH, nauna na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagpatay sa broadcaster. Ayon kay Bantag, matagal na raw na may gustong masibak siya sa pwesto kaya siya ang itinidiin bigla sa kaso. Ito kasing si Mico Clabano na ito na spokesperson ni SOJ at yung tatay niya Chito Clabano ay pumutok ang pangalan na gusto akong palitan kay General Katapak noon pang August, as early as August. Gate pa ni Bantag, hindi siya ang dapat managot sa pagkamatay ng itinuturong middleman na si Jun Villamor. Ang nangyari sa akin, ako ang pinaka parang chief BJMP, ang dapat na sisihin sana doon ay yung superintendent ko naka counterpart ng warden naman sa BJMP. Talagang ako lang talaga ang alam kong ano nila dito, target. Isinasa ilalim na sa re-autopsy ang labi ni Villamor dahil marami ang nagdududang natural cause ang pagkamatay ng inmate. Kabilang na rito si Pangulong Bongbong Marcos. I'm still not satisfied that it was natural causes. So sabi ko, tignan niyo yun ng mabuti because there are ways to kill a person that do not show up in the medical legal. So, dagdag pa ng Pangulo. More importantly is to really trace saan nanggaling ito. Who gave the order? Ayon kay Justice Secretary Boyeng Rimulya, 10 individual na konektado sa Percy Lapid case ang nasa kustudiya na ng iba't ibang ahensya. 7 persons of interest ang hawak ng DOJ, isa naman ang nasa kustudiya ng militar, habang may 2 isinasailalim na sa Witness Protection Program. Patuloy namang tinutugis ang mga pinangalanan ni Escorial na kasabot niya sa pananambang na sina alias Orly at ang magkapatid na Edmond at Israel de Maculangan. Alam ko, sila na lang inahanap natin. Of course, we're looking at the masterminds. We have to exhaust all possible leads for the masterminds. Sagot naman ni Secretary Rimulya sa mga birada ni Bantag. Hindi natin pinapatulan yung ganong usapan kasi as far as I'm concerned, he's preventively suspended. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si DOJ spokesperson Mico Clavano sa mga sinabi ni Bantag laban sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, May Ann Los Baños, News 5.